Mga kwentong pambata. Ang bubuyog na si Maya. Noong unang panahon, sa masukal na gubat, mayroong bahay ng bubuyog sa isang puno. Napakahalaga ng araw na iyon sa mga bubuyog. Dahil ngayong araw, mapipisa ang mga itlog ng bubuyog. Pero ang kwentong ito ay tungkol sa pinaka-espesyal sa kanila. Ah! Ang sakit sa bata! Bakit kaya madilim dito? Wow! Ito ang kwento ng bubuyog na si Maya. Halina kayo! Ilabas niyo sila! O sige, dyan lang kayo! Ngayon, ang pangalan mo ay Maya. Maya! Teka, bakit Maya? Bakit kailangan ng pangalan? Kasi... Hindi yata ako nasabihang may mga tanong akong sasagutin. Pero sige, lahat tayo may pangalan para makilala ang bawat isa. Kung sasabihin kong, Bubuyog, halika! Ha? Huh? Bakit? Ano? Ako ba kausap mo? Ngayon, alam mo na kung bakit may pangalan. Opo! Kasi magkakapareho po tayo, pero may pagkakaiba. Tama! Oo! Magaling, ha? Matalino kang bata, Maya! Halina kayo at sumunod kayo sa akin! Wow! Manghang-mangha si Maya. Parang isang makinang na gintong lobo ang nakita niya. Abalang-abala sa pagtatrabaho ang mga bubuyog. Ang iba ay naglilinis ng dingding ng kanilang bahay. Ang iba ay nagbubuhos ng pollen sa isang lalagyang mukhang diamante. Samantalang ang iba ay nakapilang naglalakad. At ngayon, may kanya-kanya kayong gagawin. Mga tagapaglinis ang naglilinis ng ating bahay. At meron tayong mga kolektor, manggagawang bubuyog. Bakit kailangan magtrabaho? Anong klaseng bubuyog ba ito? Hindi pala tanong mga bubuyog. O hayaan mo na lang siya, Julian! Bata pa si Maya! Maya, kailangan nating magtrabaho dahil kung hindi, magkakagulo tayo at mawawala ng ikabubuhay! Kung hindi maglilinis ang tagapaglinis, magiging madumi ang ating bahay. Pag hindi nangolekta ang mga kolektor ng nektar... Ano po ang nektar? Gawa ang pulut-pukyutan sa nektar ng mga bulaklak. Ayun! Nakita mo sila? Sila ang ating mga kolektor. Nagdadala sila ng nektar ng mga bulaklak at ginagawa itong pulut-pukyutan ng mga trabahador. Nagdadala ng nektar ng bulaklak ang mga kolektor, pero... Paano nila binibit-bit yun? Ay, naku! Ikaw talaga, Maya! Siyempre! Nilalagay nila yun sa lagayan ng pulot! Lahat tayo meron nun! Oh! Kaya ba ako nagugutom? Ngayon? Oh! Hindi sa ganun! Yan naman ang tiyan mo! Kung sasagutin natin siya magdamag, matatagalan tayo makaalis niyan, ano ba? Bakit po hindi tayo pwedeng tumayo lang dito? Lumipas ang ilang araw, binigyan ng kani-kanilang gawain ng mga bagong bubuyog. Ang ilan ay naglilinis sa loob ng bahay. Ang iba naman, nagtatanggal ng mga tuyong dahon sa labas. Ang iba ay nangunguha ng mga katas ng bulaklak. Samantalang, bantay naman ang iba sa mga kalaban. Lahat sila ay may kanya-kanyang trabaho maliban kay Maya. May ibang pananaw si Maya sa mga bagay-bagay. Naglilinis ang lahat gamit ang mga panlinis. Pero si Maya, hinihipan lang ang mga dumi. Ganoon lang kadali yon para sa kanya. Kapag nakalinyang naglalakad ang mga bubuyog... Bakit mo ba ako ginugulo? Ha? Lahat mag-aalala dahil hindi ko alam kung saan ako lulugar. Kaya kinakaya ko kung paano po maglakad. Tulad nyo. Pero hindi naman ganyan ang tamang paglalakad. Pero kayo po yun. Ako naman, ayoko. Paano po ako maglalakad tulad nyo? Kayo po, kaya niyo po bang maglakad tulad nito? Naman! Eto! Mali! Ano bang ginagawa ko? Ikaw na bata ka! Nakakagulo ko na! Anong uri ka ba ng bubuyog? Oh, hindi! Naiiwan na ako!
Hindi alam ni Cassandra ng kanilang mga kapwang bubuyog pati na ang Reyna kung saan ba talaga ilulugar si Maya. Matanong at mausisa si Maya sa lahat ng nakikita niya. Ano po yung nasa ulo niyo, malaking bubuyog? Ay! Hindi mo pwedeng pagsalitaan ng ganyan ng Reyna! Naku, patawad po aking kamahalan! Sabihin mo, Maya, bakit ayaw mo sa mga gawaing binibigay namin sa'yo? Hindi ko po alam. Lahat sila dito maraming ginagawa. Puro sila trabaho, 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 trabaho! Hindi ako masaya na nakakita silang ganyan. Pero naging masaya ako nung araw na nahulog ako sa bagay na mukhang diamante. At swoosh! At swoosh! At yun! Lumipad ako tapos nagpagulong-gulong! Gusto ko pa makalipad! Pangarap kong lumipad at makita ang mundo! Ha? Ano? Ano bang pinagsasabi ng batang ito? Pangarap? Masaya? Anong uri ka ba ng bubuyog? Wala naman kaming pangarap! Naku, kamahalan! Patawad! Wala siyang balak na masama! Hinahanapan ko nga po siya ng gawain, pero mas gusto niya po sa labas! Siguro yun po talaga ang gusto ni Maya. Maaring naroon po ang kakayahan niya! Pwede po natin siyang isama sa ating mga kolektor! Sige, ibibigay sa isang bubuyog ang trabaho ang gusto niya. Mukhang bago yan. Ay, hindi ko maintindihan. Ang ating tungkulin ay nakatakda na pagkapanganak natin. Pero kung makakabuti sa ating bahay, bakit hindi? Nasa hustong gulang na siya para manguhan ng mga nektar. Maari na siyang lumabas, pero sanayin niyo siyang mabuti. Ah, opo, kamahalan! At tinuruan nga nila si Maya ng lahat ng tungkol sa mga bulaklak. Sinanay din siyang lumipad kasama ang lupon ng mga bubuyog. Binalaan din nila si Maya na huwag siyang lilipad ng mag-isa. At higit sa lahat, binalaan din siya tungkol sa mga putakte. Matinding kalaban ng mga bubuyog ang mga putakte. Nagnanakaw sila ng mga pulot-pukyutan at sinasaktan ng mga bubuyog. Pero pwede naman po natin silang kagatin, di ba? Matatalino na ang mga putakte, Maya. Nagsusuot na sila ng kalasag pag umaatake na sila. Leeg lang nila ang pwede nating kagatin dahil wala silang suot sa ulo. Pero, mahirap para sa atin ang makagat ang mga putakti sa oras ng labanan. Pag-ingatan mong mabuti na hindi ka nila makita. Maliwanag? Mag-iingat po ako! Nagpaalam na si Maya kay Cassandra at sumama sa mga bubuyog. Ito ang una niyang paglalakbay sa labas ng bahay nila. Nang makalabas na siya, manghang-mangha si Maya. May mga puno, mga halaman at mga bulaklak. Wow! Napakaganda naman dito sa labas! Pwede akong humuni buong araw! Shhh! Nandito tayo para magtrabaho, Maya. Hindi humuni-huni lang kung saan. Siguraduhin mo na hindi ka hihiwalay sa lupon natin. Pero hindi nakikinig si Maya. Aliw na aliw siya sa unang beses niyang paglipad. Napakakintab naman nun! Ay! Pasensya na! May nakatira pala dito! Hi! Ako si Maya, isang bubuyog! Ikaw! Oh! Bubuyog ka ba? Kamukha ka namin! Masasabi kong napakaganda mong bubuyog, ah! Oh! Teka nga! Ginagaya mo ba ako? Pero hindi nakakatuwa yun! Oh! Masakit yun, ah! Oh, bueno, bueno. At anong mayroon dito? Taong nagpapanggap na bubuyog? Ano po? Nagpapanggap? Ibig sabihin, isa kang tao na nagdadamit na parang bubuyog? Pero, isa akong bubuyog. Hindi po ako tao. At siya, bubuyog din po siya. Pero masamang bubuyog siya. Refleksyon mo yan, iha. Hindi siya masama sa'yo. Ikaw ang masama sa sarili mo. Nasa isip mo lang yan. Ganyan ang mga tao. Maniwala ka. Sila mismo ang gumagawa ng mga problema. Maiba ko? Anong ginagawa mo dito? Oh, pasensya na po. Ako po pala si Maya.
Maya! Maya, isang bubuyog? Alam ko, narinig kitang pinakikilala mo ang sarili mo sa sarili mo. Diba? Ay, oo nga. Ah, kasi lumabas ako kasama ang lupo namin para kumuha ng kulot. Teka lang, naligaw ka ng daan habang kasama mo ang lupo nyo? Ano ka bang klaseng bubuyog? Hoy, ano lang gagawin mo ngayon? Hi, hindi ko alam. Maunguha na lang ako ng nectar, tapos hahanapin ko ang daan ko pauwi. Bueno, maraming bungkos na mga magagandang bulaklak doon. Pwede mong subukan. Ha? Ang bait niya ba para tulungan ako? Salamat, Ginoong Tipaklong. Ako si Hopper. Flip Hopper. Ah! Opo! Flip Hopper! Salamat po! Kinuha ni Maya ang lahat ng nektar na kaya niya at masayang bumalik sa bahay nila. Lumipad-lipad siya sa matataas na puno at mga damuhan pero malayo pa ang liliparin niya. Hi! Pagod na ako! Magpapahinga na lang muna ako dito sandali. Lilipad ulit ako mamaya! Maya-maya pa, naghanap na ng bulaklak si Maya. Nakawalan niya ako! Hindi pwede, maliit na bubuyog. Siguradong matutuwa sa akin ang mahal na reyna. Sa atin! Matutuwa nito ang mahal na reyna sa atin. Nakahanap tayo ng magandang bubuyog. Huwag kang ang magandahan sa kanya, hangal! Kalaban natin sila, ano ka ba? Ah, oo nga pala! Isang pangit na bubuyog na may magagandang mata! Umalis na nga tayo! Ikinulong si Maya ng mga putakti sa isang maliit na silid. Takot na takot si Maya. Pinilit niyang tumakas, pero nabigo siya. Ano lang gagawin ko ngayon? Shhh! May plano tayo, pero sekreto lang to ha. Makinig ka. Tuturuan natin ang leksyon ang mga bubuyog na yon bukas. Ah! Dadalhin ko ba ang pulakong panulat? Ano? Hindi ganung leksyon. Lulusubi natin ang bahay pukyuta nila bukas. Maghanda ka. Oh! Anong gagawin natin sa nahuli natin? Titingnan natin kung anong pwede natin gawin sa kanya bukas. Tara na, tulungan natin ang mga bantay. Lingit sa kaalaman ng mga putakti, nakikinig lang si Maya sa kanilang usapan. Hindi! Lulusubi nila ang bahay na. Nang gabing yun, hindi makatulog si Maya. Nag-iisip siya kung anong susunod niyang gagawin. Hay! Paano ko sila pipigilan? Leeg lang ang pwede niyang makagat dahil wala silang suot sa ulo. Pero mahihirapan silang kagatin ang putakte sa oras ng labanan. Teka! Alam ko na! Pagsikat ng araw, pinuntahan ng putakte ang silid ni Maya. Hay! Hay! Batang bubuyog! Ha? Huh? Nasaan siya? Ha! Yan ang bagay sa'yo! Pangit pala ha! Dapat nabalaan ko ang reyna! Mabilis na lumipad si Maya hanggang marating niya ang kanilang bahay. Isinalaysay niya ang buong insidente sa reyna. Oh, hindi! Madali! Handa ang mga kawal! Kailangan nating maghanda! Handa na ang mga kawal sa nalalapit na pagsalakay. Nang dumating ang mga putakti, buong lakas silang nilusob ng mga bubuyog. Mula sa taas, sinugot nila ang leeg ng mga putakti. Tinuruan ni Maya ang mga bubuyog. Nagulat at naguluhan ang mga putakti sa pag-atake. Address na! Address! Tumakbo silang papalayo sa kalaban. Yay! Ay, nagpapasalamat kaming lahat sa ginawa mo, Maya. Ang katapangan at katalinuhan mo ang nagligtas sa ating lahat. Ito po ang bahay ko. Sisikapin ko po itong alagaan. Oh, Maya. Ipinagmamalaki ka namin dito. Sabihin mo, anong klaseng bubuyog ang gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko po na maging isang guro. Ikukwento ko sa mga bubuyog ang mga naranasan ko at turuan sila na sundin ang kanilang sarili.
ayon sa gusto nila? Apo! Tinatanong po nila ako, anong klaseng bubuyog ka ba? Ako ay ako. Ibang klase po ako. At ganun din tayong lahat. Gusto ko din po na maging ibang klaseng bubuyog. Nakakainip naman ang mga katulad mo. Ako na lang ang tularan mo. Hi, Maya. Siguradong magiging isang magaling kang guro. Masayang-masaya kami at nakabalik ka.